kabataan, magandang araw ulit mga ka-agri. At ngayong araw, ituturo ko rin sa inyo kung paano ang pagkolekta ng lupa para sa ating... So ngayon, umpisa natin ang pagkolekta ng lupa na ating gagawing soil sample. So, una-una, iisipin natin kung saan tayo kukuha ng lupa. Sa pagkukolekta ng lupa, unang ating soil samples ay kailangan natin maghanda ng tools and materials tulad ng spade or shovel, soil auger, bolo, container or water pail, sieve, paper or plastic bag, pen or marker, meter stick, and PPE. Sa pagkukolekta ng soil samples ay dapat nating isalang-alang ang mga bagay tulad ng hindi dapat masyadong basa o tuyo yung ating soil samples na kukunin. Malayo din dapat ito sa mga bakod, sa mga daanan at sa mga building sites. At syempre, malayo din dapat ito sa mga tumpok ng mga dayami, ng mga dumi ng hayop at ng mga pinagsunugan natin. At huwag din natin paglalawakin ang may matingkad at may mapusyaw na kulay ng lupa. At kung may mga area na ginamitan natin ng treatment tulad ng pag-apply ng abono o ng mga pestisidyo ay huwag natin itong paglalahukin. At huwag din natin paglalahukin ang may mga magkakaibang textures. Sa pagkukolekta ng soil samples ay may dalawa po tayong pamamaraan. Una yung randomized sampling na kung saan ay kukuha ka ng 15 hanggang 20 samples sa area na may same elevation. At ang pangalawa ay ang zigzag sampling na kung saan ay susundin natin ang zigzag pattern na mula sa unang kanto ng iyong farm hanggang sa kabilang kanto. Sa pagkukolekta ng soil samples ay dapat hati-hatiin natin ang mga may magkakaparehong slope at yung texture, lalim ng lupa at yung kanyang drainage at kung ano ang ating itatanim at itinanim na halaman. Sa pagkukolekta ng soil sample ay dapat magkakabukod ang mga nasabi sa unahan. Siyempre, huwag natin kakalimutan na lilinisin muna natin ang lupang ating kukunan ng sample. Okay, malinis na po ang ating pagkukunan ng sample. Ngayon naman ay tuturo ko sa inyo kung ano yung mga steps na dapat nating gagawin. So kung mapapansin ninyo, dalawa pong timba ang ating paglalagyan. Yung una ay sa topsoil, kung saan para yun sa mga vegetable or yung mapapabaw ang ugat. And ito naman, subsoil, ibig sabihin yung may lalim na hanggang 30 cm yung ating kukunin. Ibig sabihin ito ay pwede dun sa mga fruit-bearing trees o yung mga namumunga. Ayan, nakabuo na po tayo ng V-shape na butas. Ngayon naman po isusukatin natin kung anong lalim siya meron. So dapat po ay 15 cm. So 15 cm na po. So pwede na po natin yung kunan ng sample. At syempre, pagkukuha po tayo ng sample ay yung sa gilid lamang, hindi po yung dito sa gitna. Ang kapal po ng ating pagkuha ng sample ay dapat 2 cm lang po ang kapal. And ang kukunin lang po nating lapad ay nasa 5 cm lang po. So dapat ang pagkuha po ng sample ay abot po doon sa ilalim niya kasi po ang kinukuha natin ay 15 cm po yung lalim. So tapos iangat po natin. Okay, ito po yung ating sample. So gaya po nasabi ko kanina, dapat po ang lapad lang ay 5 cm. Ang tatanggalin po natin ay ito po, itong magkabila. Then 5 cm lang po dito, then dito. Tanggal po ito. Then ito lang po yung ilalagay nating sample dito sa sample. Pag
pagkatapos nating makolekta ang 15 hanggang 20 samples kada area ay atin itong paglahukin. At ngayon ay dumako naman tayo sa paghanda ng soil sample. Una nating gagawin ay atin itong patutuyuin gamit ang hangin. Pangalawa, atin itong dudurugin kapag natuyo na siya. At hati natin ito sa apat. Tatanggal natin ang una at ang pangatlong parte ng soil sample. Kukunin natin ang pangalawa at ang pang-apat na parte. Atin itong sasalain. Kumuha tayo ng 1 kilo sa kada sample ng ating lupa at ilagay ito sa isang plastic bag. At ang panghuli, ilalagay natin ito ng information bago natin ito dalhin sa magsasagawa ng soil analysis.